familiar na kayo, maaring hindi pa, o maaring isa rin kayo sa mga napeke niya, kasi ako, napeke talaga ako ng halamang ito. Hello guys! Hello guys! Welcome back to our channel. In today's video, pag-uusapan natin ang isang halaman na maaring familiar na kayo, maaring hindi pa, o maaring isa rin kayo sa mga napeke niya, kasi ako, napeke talaga ako ng halamang ito. Kaya ang tinutukoy ko ay ang ating trailing jade plant. Mamaya malalaman niyo kung bakit peke siya ha. But before that, kung bago kayo sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like niyo ang video na to, i-share niyo, and of course, kung meron kayong comment, just comment down below at i-hit niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bago ako mga video upload. Okay guys, let's go back to our discussion. Pag-usapan natin ang bida sa araw na to, ang ating trailing jade plant. Ayan. Okay. So, siguro nung una nyo siyang makita, kung na-encounter nyo na siya before, iisipin nyo na talaga siya ay isang jade plant, diba? Kasi ako din, nung dumating siya galing from Benguet, yun ang una ko impression sa kanya. Sabi ko, wow, jade plant. Pero bakit ganito? Ba't siya parang ang pagtubo niya ay paganito, pakulukulubot, patrail, ganyan. Sabi ko, meron palang ganitong uri ng jade plant. But eventually, guys, nalaman ko, hindi pala siya jade plant. Wala siyang kinalaman sa mga crassula jade natin. Hindi sila magkauna-ano, wala silang, tawag nito, wala silang pinagdaanan sa buhay na magkasama. So, hindi sila magkakilala. Kasi itong trailing jade plant na ito ay kabilang siya sa genus na Senecio or sa, or ang kanyang scientific name ay Senecio Jacobsenii, also known as Kleinia Petraea. Okay? Bakit siya tinawag na jade plant, trailing jade plant, kung hindi naman pala siya jade plant? Kasi guys, pareho sila. Tingnan mo. Ang dahon niya parang jade plant sa unang tingin, pati yung pagiging succulent ng kanyang mga stem. Kaya siya parang mapagkakamalan mo na jade plant. At kaya siya nagkaroon ng mga nickname na trailing jade plant, weeping jade plant, vining jade plant, at creeping jade plant. Eh, pero hindi siya jade plant. Kaiba siya sa crassula jade natin dahil siya ay nakabilang sa genus Senecio or Kleinia. Okay? Now, ano ba ang soil requirement, sunlight requirement, at water requirement niya? Madali ba siyang alagaan or pasaway din siya kagaya ng iba natin mga succulents? Sa aking experience sa kanya guys, hindi siya ganun kahirap alagaan. Kasi after 1 week na tinanim ko siya, sinaba ko kaagad siya sa initan. Yun ang pinagtataka ko. Sabi ko, bakit itong jade plant na ito? Parang kayang-kaya niya na ang init. Yun pala guys, kasi si trailing jade plant natin, gustong-gusto niya ang full sun. At kayang-kaya niyang mag-survive sa extreme heat or cold conditions. Kaya siya hindi ganun kahirap alagaan. So kung sunlight requirement ang pag-uusapan, pwede siya sa full sun, pwede din siya sa partial shade. Okay? Pero ayaw niya na ilagay niyo siya sa medyo madilim na part ng garden niyo kasi siya ay malulungkot, siya ay mauutas. Okay? So yon, full sun or partial shade, mas gusto niya. Soil requirement naman, syempre, kagaya ng ibang mga succulent, dapat fast draining ang soil medium niya. Pwedeng pumice with CRH or any soil medium na sa tingin nyo ay fast draining. Kasi guys, hindi siya maarte pagdating sa kanyang soil mix. Hindi siya maarte. Basta as long as, uulitin ko, fast draining lang yung soil mix na gagamitin nyo sa kanya. Now, pagdating naman sa water requirement, ang ating trailing jade plant, pag malamig ang panahon, once a week natin siya didiligan. Pag mainit ang panahon, gustong-gusto naman niya na moist yung kanyang soil. Moist lang, pero hindi yung basang-basa kasi isa din yun sa dahilan ng pagkautas niya kapag overwatered siya. So yun, ganun siya kadaling alagaan guys, ang ating trailing jade plant. So na-mention ko na ang sunlight requirement, water requirement, at soil requirement. Ngayon, ano ba ang sakit na pwedeng maranasan ni
trailing jade plant natin. Ano din siya, guys? Prone din siya sa mga fungal infection. Okay? So, kung halimbawa nakita nyo na medyo may mga black spots na siya sa leaves niya or parang may mga crown rot na siya, ganyan, dito sa mga dulo-dulo ng leaves niya, may mga itim-itim niya dyan, then mag-ano lang kayo, sprayhan nyo lang siya ng fungicide. Okay na yun. Okay? And then, ano pa ba? Eto, di ba dito ko siya itinanim? Tapos ganyan siya kulong. Hindi masyado maganda ang pagkaka-trail kasi hindi ko nga alam na trailing plant siya eh. So ang ginagawa ko, sa tuwing napapansin ko na meron siyang humahaba na siya, ang ginagawa ko, ginaganon ko siya, pinupulupot ko lang. Oh, ganyan. No. Kaya naging ganito siya, guys. Tapos tingnan nyo, oh, nagka-roots na siya kasi nga sa pagpulupot ko sa kanya. Kaya hindi pa siya maganda. Pero alam nyo ba, guys, na pag pag naka-trail siya, kayang-kaya niyang humaba ng hanggang 4 feet. So halos kasing taas ko. Kaya niyang humaba hanggang 4 feet. Okay? Tsaka pag matured na siya at sobrang stress siya sa sun, ang mag-iiba ang kulay ng kanyang dahon, magiging may pagka-maroon na may pagka-purple ang kanyang dahon. Ganun siya kaganda pag matured na. And of course, guys, ano, hulaan nyo, namumulaklak ba ito? Hindi. Hindi, hindi. Mali kayo. Namumulaklak ang trailing jade plant natin. At pag siya namulaklak, tirik-tirik. Okay, nakatirik ang mga bulaklak niya at kulay orange. At ito pa, guys, ha? Kung mahilig kayo sa keso, eto, bumili kayo nitong halaman na to. Bilihin nyo. Bakit? Kasi ang amoy daw ng kanyang bulaklak ay ganito. It will have a rich, cheesy smell. But not pleasant to smell. Siguro sobrang bantot. Siguro parang yung mga blue cheese ba yun? Ano ba yung parang inaamag na cheese na? Siguro gano'n. So rich, cheesy smell ang amoy ng kanyang flower at kulay orange ito. So eto, medyo bata pa kasi ito, guys, itong aking trailing jade plant na ito. Kaya hindi ko pa maipapakita ang kanyang tunay na kagandahan. Maybe, you know, sometime soon, pag nag-mature din, papakita ko din. And then I'm planning to repot it. Ilalagay siya sa mas magandang, you know, lagayan na makakapag-trail siya at ihahang ko siya. Kasi eto, kung papansin nyo, diba, mention ko kanina, kaugat na, tinanggal ko siya. Tapos, nakapitbahay siya, guys. Kahapon, napansin ko, yung iba niyang itong stem, napunta na sa kapitbahay at nagkaugat na, kaya tinanggal ko na. So, mas maganda siya talagang ipa-trail natin siya. Ganyan. Ba? Yan. Pero medyo mabigat siya, kaya dapat maganda talaga yung lagay natin. Yan, papatrain natin para hindi siya yung parang kailangan ng rebound. Kulot na kulot eh. Yan, kasi nakaganyan yan. So anyway, guys, yun lang. Pag nakakita kayo ng ganitong halaman, mag-isip muna kayo, jade plant ba yan o hindi. Trailing jade plant ang pangalan niya, pero hindi siya, ulitin ko, hindi siya kamag-anak na mga crassula jade natin. Wala silang kinalaman sa isa't isa, wala silang nakaraan, at wala rin silang magiging future. Okay? So yun lang, guys. Thank you so much for watching this video. Salamat sa suporta. And by the way, guys, ha, sa lahat ng nag-subscribe, sa mga may mga subscribers kasi din na nagko-comment, nag-a-ask ng questions. Thank you so much for interacting with me sa aking channel, sa ating channel. At sa mga silent subscribers din natin, alam ko nandyan lang kayo, binabash nyo ako secretly. Thank you pa rin. Thank you so much sa inyong support. At nga pala, may nagpapa-shoutout. So shoutout sa mga friends ko dyan sa San Pedro, Laguna, kay Mark Hill, kay Jomel, at of course, sa kanilang chikiting na si Mia, at sa kanilang pamangkin na si Jared. Hi guys! Kuya Saldi, hello! And, sino pa ba? Kapatid ko pala. Okay, yung mahilig mag-comment sa akin mga video. Jay De La Cruz TV, may YouTube channel siya. And si Faye Mariano De La Cruz, na aking younger sister. So, thank you so much for subscribing and for supporting me. At sa lahat-lahat na nanood. At huwag sana kayong manawa, guys, ha? I-like nyo, i-share, at mag-comment kayo sa video na to at hit the notification bell. Thank you so much. Bye! Oh, by the way, don't forget to live, love, love. Bye!